Magandang makakalikasang umaga po sa inyo lahat. Ako pala si Alexander Thunder Mendoza ng Mentor Staff ng General Mariano Alvarez Cavite. Narito po tayo ngayon sa aming MRF na kung saan dito po namin pinuproseso ang aming mga basura, lalo na po patungkol sa biodegradable. Alam po natin na lahat ng bayan ay namuproblema sa mga basura nila. Sa amin po ay meron po kami isang technology na kung saan ay aming ginagawa ngayon at aming binababaris sa aming mga barangay na nasasakupan ng aming bayan. At narito nga po tayo ngayon sa aming Biogas Showcase. Welcome to your Renewable Energy Showcase Biogas Technology na kung saan nandito po ang iba't ibang klase ng aming biodigester na pinuproseso namin dito ang biodegradable na. Tara, pasok po tayo sa loob para makita po natin kung ano po yung ginagawa namin dito. Ito po ay isang IBC tank na naglalaman po siya ng 25 kilos na biodegradable ang dapat natin ipakain sa kanya araw-araw. At sasabayan po natin siya ng 25 liters na water. At ang indication po na meron ng gas sa loob, kapag ito pong drum na to ay tumaas, nangangulugang meron na po siyang gas. At habang ginagamit mo po siya, bumababa po siyang gayan. At papakainin po natin siya araw-araw, tumataas naman po siya, kaya renewable. Tuloy-tuloy po siya, no? Ayan. Subukan natin siya pakainin, no? Para malaman natin yung ating mga biodegradable na pinapakain dyan. Yan yung mga nakukuha naming basura sa ating mga marketways, household. Ginigiling muna natin siya bago natin pakain. Kaya natin siya ginigiling para masigurado po natin na madurog siya maigi. Dahil kakainin po siya ng mga milyong-milyong bakterya na nasa loob. Kaya dapat po talaga isred siya maigi, no? Yan yung mga kanin baboy, yung mga hasang. Yan din po yung mga nakikuha nating basura sa ating mga kusina. Yeah. Kailangan po 25 kilos a day ang pwede natin ipakain sa kanya daily. Okay? So meron ka ng waste diversion agad sa yung barangay na 25 kilos araw-araw na pwede mong pakain dyan. Tapos, tignan po natin na makaapoy na siya. Subukan po natin bubuksan. Ayan po, lakas oh. Medyo hindi nyo makikita masyado dahil maliwanag ang araw eh. Pero ang lakas po niya. Ayan. Ayan, kung makapansin nyo. Ayan. Ayan. So. Papel. Papel. Yan, medyo maliwanag siya kaya hindi makita. Pero napakalakas niya para po siyang tsuklete. Makipapansin niyo hanggang dito na po yung apoy niya. Yan, subukan natin para makita niyo po yung apoy kasi maliwanag po siya. Ang init. Yan. Yan po. So, ganun kalakas po ang apoy. Opo. Meron po kaming dinugtong na PVC dyan. Para doon po pumunta sa aming community-based biogas digester doon sa aming cooking area. Andun po yung aming kalan para po doon namin idugtong sa gas stove yung PVC na ito para yung gas niya doon namin pakinabangan. Doon kami nagluluto. No? At ito po ng isang drum na to, dito po pupunta yung kanyang sludge. No? Pagkatapos maproseso dito, yung sludge niya naman po pupunta rito at yung tubig niya matitreat naman po rito. Pagbagsak po rito ng tubig, meron po tayong balde rito nakalagay. Ayun yung balde. Kakaroon po siya ng yung pinakakatas niya, yung pinakatubig niya. Ayan, nakasala po rito. At pwede na po natin din pambilig siya as liquid fertilizer. Yung sludge na ito ay kinakain din ng bakterya. Pero pwede rin natin siyang gawing organic fertilizer. Napaka-effective din po ng fertilizer na sludge niya. Papatuyin lang natin siya, no? At dito naman po sa aking kaliwang bahagi, makikita naman po natin isang uri ng digester na pang malaki yan, no? O sabihin natin pang community. Naglalaman po siya ng 200 to 300 kilos na biodegradable na pwede natin ipakain po dito. Yan. Pagkatapos po siyang gilingin, ilalagay lang rin po siya rito. Meron po tayo rito na pipe
dito inlet pipe po, dyan po siya papasok. Susundutin po natin siya, tapos lalagyan po siya ng tubig. Hanggang sa makarating po siya rito, meron po siyang pipe dyan, yan, sa ilalim, at ito po yung sinasabi natin, fixed type digester. No? Yan, makikita niya, may pressure na siya. Nilagay po namin siya doon sa aming communal base. May PVC po kami nilagay doon, papunta rin po sa aming cooking area para magamit din po namin siya sa pagluluto pag naubusan po doon. Yan, dito po may dalawang chamber po siya rito nakalagay para i-treat po yung water. Mapapansin nyo, bago po siya dumating dito sa pinakahuling chamber, meron po siya malaking chamber dito na parang balon. Yan. Ayan, dyan po napupunta yung na-treat na pong water galing po doon sa ating fixed type digester. Ayan, medyo treated na po siya. Pwede rin po pandilip siya. At ng aming isa pang digester, eto, nagawa naman ang ating mga estudyating, engineering student, mapapansin nyo rito, gumawa sila ng sarili nilang digester na IBC tank. Sa tulong din po ng aming mentor, tinuruan sila para gumawa po ng kanilang project para sa kanilang thesis at pumasa naman to sa kanilang professor. At dinagdagan nila ngayon ng mga iba pang mga aparatos o pinaganda nila yung technology pa, no? May dinagdag sila katulad na to, biogas pump. Ayan. Meron din pressure gauge, no? Ayan. Merong biogas diesel Peter ba yan? Ayan. Yan po yung mga kanilang dinagdag para po mas lalong mapaganda yung apoy, mas lalong mapa-improve. Ayan. Ito po yung kanilang kalan. Ngayon, ito po, makikita nyo po to. Dito po nila nalalaman na kung ilan na po yung methane, kung ilan po yung mga ibang carbon dioxide, carbon monoxide, at ano nila, kung acidic din po yung ating biogas na nasa loob. Ayan. Ito yung pinaka-open niya. Pag gusto po natin bubuksan, magluluto. Ito po yung open niya. Ito. Yan. Dito po yung pinaka-inlet pipe. Dito rin po pinapakain. 25 kilos, 25 liters ng water. Yan. Ito po, subukan natin. Subukan natin pusindin. Mapansin nyo, blue flame po siya. Wala po siyang amoy. Ito po, isa sa mga kagandahan na meron kang biogas digester. Pwede kang makapagluto. I-manage mo pa ang basura mo. I-adjust mo yung biodegradable mo. At higit sa lahat, meron pang bonus na gas. So, kaya very effective din po siya, no? Lalo po sa panahon natin ngayon, na may problema tayo sa ating basura, lalo na sa biodegradable. Ito po ay project o gawa ng ating mga estudyante engineering sa Technological University of the Philippines dito sa Las Marinas, Cavite, no? Ayan, nag-donate sila ng isang ganyan para mas lalong i-develop o improve ang ating biogas digester. Ayan. Po, punta naman po tayo sa ating isa pang digester. Meron naman po kami isang digester pa rito na pang household, no? Ito yung una-una po namin digester. Kaya ang tawag namin dito, BD1. Ito ang sinasabi namin pang household. Kasi karamihan sa atin dito sa bayan, lalo na sa ating mga villages, wala na halos tayong mataniman. Wala tayo sa lupa at halos lahat wala na tayong makompose, no? Kaya sabi nila, in-encourage nga po na lahat ng ating biodegradable, kumari kung may lupa pa tayo, pwede natin siyang compost as a organic fertilizer o soil conditioner. Pero kung wala ka nga po lupa, wala ka space, at meron kang gantong kaliit lang na lugar na pwede paglagyan ng iyong biogas technology, biogas digester, katulad nito na pang-household lang, ay pwede po
no? Na, na sa ganun, ang iyong mga biodegradable ay hindi mo na pahakot sa Mendro, hindi mo na pahakot sa munisipyo, nakatulong ka na sa kanila, na manage mo pa yung basura mo, meron pang bonus na gas. No? Pero pang barangayan, ang in-catch namin, yung 25 kilos, yung IBC tank na yung kinakitating kanina. Ito naman po, ating bubuksan naman, ating dito yung kanyang bukasan. Ayan, napasin yung malakas. Tapasin lang. Ayan, kita nyo po, blue flame, no? Malakas yan, ha? Wala nga lang iluluto, kasi may problema yung iluluto. Okay? At dito po, ito po yung ating unang ginagawang proseso. Bago po natin dalhin sa ating mga digester, kailangan gilingin muna natin. Bakit po natin kailangan gilingin siya? Para masigurado po na ating pinapakain sa digester ay durug na. Para sa ganun, madali po siyang kainin ng mga bakterya, ating microorganism. Kaya makapansin nyo, ang digester na to para ipakain natin, dito muna magsisimula lahat ang ating pinapakain sa digester yan. Ito po yung mga makikita yung mga ating mga kanin baboy na galing sa mga household. Yan po. Ito po yung mga typical. Karaniwang nakikita natin na biodegradable sa ating mga bahay, sa ating palengke. Yan. Ganyan po aming proseso rito. Yan po ang aming best practices sa aming biogas digester, aming biogas technology dito sa aming bayan. Na i-encourage din po namin ibang bayan, kumari isa po itong technology na napakamura na pwede po natin gamitin sa mabisang paraan para po makatulong sa problema ng ating bayan pagdating po sa ating basurang nagbubulok.